Gusto mo bang matutong maggitara? O hindi mo alam kung paano ka magsisimula mag-aral ng gitara? O walang magtiyagang magturo sa'yo kung paano maggitara? Tamang-tama ka ng pinuntahan dahil sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magsimula mag-aral maggitara. Welcome na naman sa ating channel. Sa video na to guys, ang ituturo ko sa inyo ay yung guitar parts, music alphabet, fretboard notes, and then yung bibigyan ko kayo ng apat na basic chords na pwede nyo practisan at tuturuan ko na rin kayo kung paano magbasa ng chord chart at number chart. Okay? Siyempre, dito muna tayo mag-uumpisa sa basic. Okay? Kailangan, bago ka gumamit ng gitara, alam mo muna yung mga parts ng gitara natin. So, ano-ano ba yung mga parts ng gitara natin? So, dito, meron tayong headstock. O yan, ulo ng gitara sa Tagalog. And then, yung ating tuning keys or tuning pegs or machine heads tuning keys. Okay? Yung pinakakabitan ng string sa ulo ng gitara ay tinatawag na capstan or string post. Okay? Nakikita kayong puti dito. Ito yung ating nuts. Ito naman ang ating guitar neck. Okay? Sa guitar neck, meron tayong fretboard. So, yun yung fretboard natin, guys. Sa fretboard, meron tayong ito yung ating frets. Yung bakal na yan, makikita nyo. Okay? Meron din tayong position marker. Okay? So, ito yung mga dots na nakikita nyo sa gitara. Okay? Siyempre, meron tayong guitar string. Mamaya, babalikan natin yan. So, dito, ito ang ating sound hole. Okay? Sa baba niya, pick guard. Ito yung ating body. So, upper body and lower body. Okay? Sa baba, sa body niya, nakakabit ang ating bridge. So, ito yung ating bridge. And then, yung ating bridge pin. So, dito natin, inipit yung mga string. Okay? Sa bridge, meron ding saddle. So, ngayon, alam niyo na guys, yung basic parts ng isang acoustic guitar. So, dakon mo tayo sa musical alphabets and fretboard notes natin. Okay, so alam kong medyo madami to, pero kung talagang gusto nyo or willing talaga kayong mag-gitara, gusto nyo matuto, dapat dito tayo magsimula. Kasi pag once natutunan nyo na to, I'm sure guys, madali na sa inyong matuto ng mga iba't ibang chords or iba't ibang song. Or madali na sa inyong tumugtog ng isang song. So, step by step lang guys. For beginner, intermediate player, and then magiging pro na kayo. So ako, hindi pa ako pro guys, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung nalalaman natin. Okay? So bakit ba kailangan nyo matutunan ito? Kasi ito yung ginagamit natin sa musika na bilang isang lengguahe. Okay? Or language of music. Okay? Kung sa alphabet natin, nagsisimula tayo sa A, B, C, D, E, F, G, to Z. Dito, mag-umpisa tayo sa C, D, E, F, G, A, B, C. So, meron lang tayong 7 notes. Meron din tayong 2 basic movements. Yun ay half step movement. Yun ay kung nasa first fret kayo, pumunta kayo na, or inusod nyo yung daliri nyo sa second fret, yun ay half step movement. Okay? And then, kung nasa first fret naman kayo, nilagay nyo yung ring finger nyo sa third fret, yun ay full step movement. So, sa half step, one fret lang yung minug nyo.
sa whole step to fret movement. Okay? Okay, sa makikita nyo sa formula natin, sa C at D, so meron siyang minor or dot sa taas, so yun yung ating either sharp or flat key. Okay? So C at D, lagi yung tatandaan, full step or 2 fret movement. D at E, 2 fret movement or full step movement. Pagdating naman ng E at F, half step movement lang yan, guys. So, tatandaan yan, ha? E at F, half step movement lang yan. Pagdating naman ng F at G, full step again. G at A, full step pa rin kasi may minor keys sa taas. Pagdating naman A at B, full step movement pa rin yan. Dahil may minor key na naman siya sa taas. And then, pagdating ng B at C, half step movement na naman. So, lagi niyong tatandaan yung formula na whole, whole, half, whole, 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 half. Okay? So, yan yung tatandaan nyo, guys. E at F at B at C ay walang or half step movement na yan. In short, wala siyang sharp or flat. Actually, meron yan, guys. Sabi rin siya ni Sir Perp. Yan. So, hindi ko rin lang alam kung ano yun. So, alam nyo na yung formula, guys, ng major scale natin. Okay? So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano i-identify kung anong notes yung bawat fret natin sa bawat string. Okay? So, gusto kong imagine nyo yung nut natin ay yun yung ating open string. So, E, 6th string, 5th string ay A, 4th string D, 3rd string ay G, 2nd string ay B, 1st string ay E. So, bakit maliit na E yung 1st string? So, yun yung ating palatandaan na ito yung high E and then low E natin sa 6th string. Okay? So, identify na natin yung mga notes sa bawat fret natin at sa bawat string. Okay? So, ang open string natin ay or 0 fret natin ay E sa 6th string. Okay? So, after ng E, F. So, half step movement lang siya. So, isang fret lang. F to G, whole step. G to A, whole step. So, 2 fret. A to B ay whole step. Pagdating naman ng B to C ay half step lang. So, 1 fret lang. And then, balik na C to D ay whole step. And then, pagdating ng 12 fret, E ulit yan. Okay? And then, pagdating naman ng 12 fret, guys, uulitin nyo lang para nag-umpisa lang kayo sa 1st fret to 12 fret. So, F, E, F, G, A, B, C, hanggang wala na kayong fret. Okay? So, sa A naman natin, guys, A to B is 2 fret, B to C ay 1 fret, whole step, half step, C to D, 2 fret, D to E, 2 fret, E to F, half step, or 1 fret, and then to G, 2 fret, and then G to A, 2 fret, okay? Okay, sa D string naman tayo, guys, sa D string. So, E, 2 step, whole step, E to F ay half step, F to G ay whole step, G to A ay whole step, A to B ay whole step, B to C ay half step, and then C to D ay whole step. Okay? Then, ulitin nyo lang din ulit. Okay? Sa 3rd string naman tayo. Or sa G string.
G to A I whole step, A to B I whole step, B to C I half step, C to D I whole step, D to E I whole step, E to F I half step, F to G I whole step. So ulitin niyo ulit. And then pagdating naman ng B string, sa B string, B to C I half step sa first fret, and then C to D I whole step, D to E I whole step, E to F I half step, F to G I whole step, G to A I whole step, and then A to B I whole step. Okay? And then ulitin nyo ulit. Pagdating naman ng E or E string natin ay E to F I half step. So parang sixth string lang yan. F to G I whole step, G to A I whole step, and A to B I whole step, B to C I half step, C to D I whole step, and then D to E I whole step. So ulitin nyo lang din. Okay, so paano naman yung mga space between? Okay, so sa mga hindi natin nabanggit. So example lang natin sa 6th string. So sa F, ito yung F natin, di ba? E, F, F sharp, and then G, G sharp, A, A sharp. Okay? So ganun lang siya. So basta tatandaan nyo guys, yung E at F ay walang sharp or flat key. And then ang B, B at C ay walang flat key. Okay? So ngayon guys, alam niyo na yung fretboard notes natin at yung music alphabets natin. Okay? So ngayon naman, tuturo ko naman sa inyo kung paano magbasa ng chord chart or yung number chart natin. Okay? Mga example natin dyan ay G. G chords, open G. Okay? So mapapansin niyo yung G natin o yung chart natin dyan ay nakapahiga. So ganito nyo kasi babasahin yan. Okay? So nakaganyan yung gitara nyan. So yung guhit pataas, yun yung number ng, yun yung string natin. Okay? So yung guhit halang, yun yung ating frets. Okay? So makikita nyo yung mga bilog sa taas, yun yung ibig sabihin yan, kailangan nyong i-play yan sa chords na yun. Okay? Kung may makikita kayong X sa taas, ibig sabihin yan ay hindi nyo pwede siyang i-play. Okay? So mamaya, babalikan natin yan. Okay? Dito muna tayo sa numbering ng daliri natin. Sa point finger natin ay number 1, middle finger number 2, ring finger number 3, pinky finger ay number 4, and then yung thumb natin ay number 5. Okay? So sa G chart natin ay yung G chords na G notes natin ay nasa 3rd fret, okay? So ilalagay natin yung middle finger, so which is number 2. Number 1 natin ay point finger sa 2nd fret, 5th string, and then yung number 3 or yung ring finger natin ay nasa 1st string, 3rd fret. Okay? So yan yung ating G. So ipe-play nyo mula 6th string hanggang 1st string. Okay? So yan yung example ng isang basic chords natin. Next, paano nyo babasahin siya kung number chart? So ang nakalagay dyan ay 3 2 and then 0, 0, 0, tapos 3 ulit.
Okay? So ngayon guys, marunong na kayo magbasa ng chord chart at number chart. Okay? So bibigyan ko kayo ng apat na chords na pwede nyong pagpraktisan. At pwede rin kayong makabuo ng song dito sa apat na chords na to. Okay? So yun ay G, which is na ituro na natin. Next chords ay D. So sa D, point finger sa 3rd string, 2nd fret, middle finger sa 1st string, 2nd fret, and then yung ring finger natin ay sa 3rd string, 3rd fret. Okay? And then next chords natin ay E minor. So which is ay lalagay nyo lang yung point finger niya sa 2nd fret, 5th string, then yung middle finger sa 2nd fret, 4th string. Okay? Next ay C. So hindi nyo na kailangan tanggalin yung middle finger nyo sa 2nd fret, 4th string. Lagay nyo lang yung point finger sa 1st fret, 2nd string, and then yung ring finger nyo ay nasa 5th string, 3rd fret. So i-position nyo ng maayos. Mas okay kung dikit-dikit yan. Okay? Yung kaliri nyo. Okay? So E, E minor, pagdating nyo, di ba nasa E minor kayo, lipat kayo ng C. Ganun lang. Okay? So practice nyo guys. Sa una, mabagal lang. Laging ganun guys pag magpa-practice kayo ng isang chord sa mabagal lang. Sa una, paglipat-lipat. Isang down, strum down lang, mapatunog nyo lang siya ng maayos. Or, lumabas lang yung tunog. Okay? So, kailangan hindi tumutunog. So, pwede nyo siyang itiin, pero wag yung sobra. Okay? So, kung strumming pattern naman guys, ang pag-aaralan nyo after nito, meron tayong video para dyan. Meron akong ginawang 10 types of strumming pattern para practice nyo. Okay? So, yung mga 10 types na yun ay makakatulong sa pagtutuloy ng isang song. Okay? So, ulit-ulitin nyo lang. G, D, E minor, and then C. Okay, pag na-perfect nyo na guys, tuloy-tuloy na yan guys. So, tsaga-tsaga lang guys. Kung talagang gusto nyo, pagtatrabuhan nyo. Okay? Sa gitara guys, kung wala magtuturo sa inyo, kailangan nyo magsariling sikap para matuto kayo. Okay? Same yan ng experience ko. Okay? Dati nang hiram lang ako ng gitara. So, bago ako bumili ng gitara natin. Okay? So, hanggang pinag-aralan ko na talaga siya guys. So sana kayo din makapag-aral ng maggitara and then matuto kayo agad. So hindi madali yan guys. Abutin kayo ng ilang buwan bago kayo matuto. So yun lang guys, sana nakatulong tong video na to. Hey!